So, ayan, napakadali lang po, no? Napakadali lang ng ating steps sa paggagawa ng bagoong. Hello, guys! Welcome back to our channel! Nagbabalik po ang Mami ng Amazing Siblings AAA. Ang mami na mahilig magluto! Ayan! But for today po, hindi po ako magluluto, kundi ipapakita ko po sa inyo kung paano ang paggawa ng bagoong isda. Ayan po, bagoong isda. Nag-decide po ako na gumawa ng bagoong isda kasi last time po halos 2 to 3 months po kaming walang supply ng bagoong dito sa Saudi Arabia, no? Ang bagoong po kasi parang bagoong is life sa amin kasi mahilig po kami sa mga gulay-gulay na may bagoong po. Ayan! So, bago ko po ipapakita sa inyo ang ingredients ng paggawa ng bagoong po, kung bago mo po kayo sa aming channel, please subscribe and click the bell button para updated po kayo sa aming mga videos! Okay, ngayon po ipapakita ko sa inyo ang ingredients ng bagoong. Ayan. Napakasimple lang po ng ano, no, pagluluto ng ay pag gagawa ng bagoong isda. Ayan na po ang ingredients sa ating paggawa ng bagoong isda. Ayan po. Ang ating main ingredients po ay ang isda. Bali, bumili po ako ng isda. Uso po ngayon dito sa amin to, no? Napakamura lang po niya. Kaya nag-decide din akong gumawa. Kasi namimili po ako ng bagoong, no, bali yung ganitong nasa bote po na maliit ay 6.50, 7 reals na po. Then bumili po ako ng ganito ay ang isang kilo ay 7 reals po, no, bali 4 kilos po to, marami na po akong magagawa dito. Then ang susunod po na ingredients natin ay ang salt. Of course, hindi po mawawala ang salt sa ating paggagawa ng bagoong. Tapos, gagamit din po tayo ng, of course, dalagyan po. Tapos, ngayon, hugasan ko na po itong isda. Ipapakita ko po sa inyo kung paano po hugasan ito. Tara na po. Okay, ngayon po, hugasan na po natin ang ating isda. Sa paghugas po ng isda, nagagawing bagoong, hindi po basta-basta tubig lang, ano. Ang gagawin po natin, every time na hugasan nyo po, lagyan nyo po ng asin. Kailangan po, medyo maalat yung paghuhugasan nyo po sa isda. Ayan. Ayan, hugasan nyo lang po yung isda. Hugasan nyo lang po ng ganyan, no? Sa may asin po, palaging every time na hugasan nyo po may asin. Bali, 3 times po kong hugasan. Ayan. Ganyan po yung tips ni Mami Malin, no? Para yung bagoong po natin, napakasarap. Ayan. Ayan, ganyan lang po. Paulit-ulit lang po na 3 times. Para masarap ang ating bagoong. Ayan. So, pag nagawa na po ito, no? Bali, marami na po siya to. Ayan. Ayan, palagi niyo pong lagyan ng asin. 3 times niyo pong hugasan na may salt po. Ayan. Time siya para na may asin. Ayan, palaging may asin po, no? Palaging may asin lang siya. Ayan. Ayan, ito na rin, no? Ayan. Ganyan ang, ano po, step na paggagawa ng bagoong. Sa mga mamis dito sa Saudi Arabia, no? Kung may time kayo na gumawa ng bagoong, bali, uso po yung ganitong isda ngayon. Ayan po, kaya nag-decide din po ako. Napakarami po nito sa palengke, dyan sa may bandang Busan po, no? Kasi po, guys, after 2 months, kung ano po, kung maluluto na po, kung magiging okay na po. Ayan, balikang 3 times na po natin ito, no? Bali, lagyan nyo po ulit na salt. Ayan.
after 2 months po, may masarap na kayong bagoong. Masarap at malinis na bagoong. Ayan. Para kung mawalan man ulit ng bagoong dito sa Saudi Arabia, meron na po kaming bagoong sa aming ulam na vegetables. Ayan. Is na misis. Dahil ito ang hilig namin, bagoong. Ayan, gumawa ako na, gagawa ako na sariling bagoong namin. Ayan, tapos na po. Bali ngayon po, ituturo ko na sa inyo kung paano ito gagawin. Okay? Ayan, ngayon po, ipapakita ko na sa inyo kung paano gumawa na bagoong. Bali, ayan po, no, nahugasan na natin mabuti ang ating main ingredients. Bali, ang mangyayari po, ganito po ang paggagawa. Ngayon, tatakalin ko po itong isda. Eto, tatakalin ko po dito. Bali, ang asin po natin, sa Pilipinas po kasi 1:1, no? Kung isang isda, isang salt din. Isang takal na isda. Ngayon, ang nag-decide ako dito sa Saudi Arabia, na kasi iodized salt, sobrang alat, ano? Ngayon, ang gagawin ko is isang ganito, tapos kalahating asin. Ayan po, ganyan po ang paggagawa natin ng bagoong po. Ayan. Tatakalin mo po siya ng ganyan. Isa. Ayan, dalawa. Tatlo. Apat. Ayan. Tagalog na Tagalog, no? Apat. Lima. Ayan. Limang takal na tayo. Ayan. 5½. Ayan. Ganyan. So, I consider that 5½. Okay. Ayan na ang ating isda. 5½. So, kung 5 1/2, ang asin natin ay, so magmamat tayo dito, no? May, dito pala sa paggagawa ng bagoong, no? May mat pa. 5½, ang ating asin ay 2¾. So, ayan. Ang ating isda is 5½. Ayan. Bali, ang asin natin ay, ayan, isa, dalawa, tapos kalahati at saka 1/4, bali 3/4. Okay, ayan, so, yan. Sa Pilipinas, mas marami pang asin dito, no? Kasi 1:1. Dito, ginawa ko lang na 1½. Tapos, gaganituhin nyo lang po. Kailangan ganyan. Ayan. Kailangan nyong haluin ng husto. Ayan. Huwag nyo pong dudurugin, ano? Kasi madudurog na yan ng pusa sa, ano, sa haba ng panahon na iaano natin. Tawag na, ipipreserve natin. Ayan. Halu-haluin nyo lang po. Ayan. So, ayan na po ang ating bagoong. Ayan. After 2 months, may masarap na tayong bagoong. Huwag nyo pong dudurugin, no? Tapos, huwag nyo rin pong lalagyan ng, ayun nga, huwag nyo lalagyan ng tubig kasi hindi maganda, hindi magiging maganda yung kinalabasan pag lalagyan nyo ng tubig. Kasi kusang magtutubig na po yan. Ngayon, ilalagay na po natin siya sa lagayan. Ayan. Yung iba po, no? Yung ibang gumagawa, nilalagyan pa ng asin doon sa ilalim nitong, ano? Ilalim nitong lagayan natin. Pero ako, hindi ko na po nilagyan. Ayan. Para hindi siya ganun kaalat.
Ayan, sinisilid na po natin ang ating bagoong. Ayan. So, napakadali lang po, no? Napakadali lang po ng step ng paggawa ng ating bagoong. Ayan. So, ayan, napakadali lang po, no? Napakadali lang ng ating step sa paggagawa ng bagoong. So, after 2 months, ayan, may masarap ng bagoong. Ayan. So, sarili mo pa pong gawa, no? Talagang sure ka po na ito ay napaka-linis. Ayan po. Ayan. O, see? Ang dami. Ngayon, ito ilalagay ko sa isang lagayan. Meron pang konti na natira. Ayan. Pero pwede na yata. Okay. So, ayan. Saktong-sakto yung aking lagayan. O, diba? Saktong-sakto siya. Ayan. Very good. Ayan. So, ito na ang aking homemade bagoong isda. So, napakarami po, no? After 2 months po, i-update ko po kayo kung okay na ang aking bagoong. Ayan. So, nilagyan ko po ng tape, no? Para sealed na sealed po siya. Ayan. So, ayan. Thank you for watching. Sana, makakuha kayo ng tips sa akin kung paano gumawa ng sariling bagoong. Ayan po siya. Ayan. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button of Amazing Siblings AAA. Goodbye! See you in the next video!